Hey guys, this is Rapsodazar and welcome to my YouTube channel. Nagtataka siguro kayo why am I doing this video right now, because this is not my normal thing here on my YouTube channel. Pero I have to do it because I have to make this channel more interesting and more personal. So this morning, nagtanong ako sa aking Facebook, Twitter, Instagram followers that I'll be doing this Q&A video. So nagsend sila ng mga questions and nilagay ko nilang sila lahat sa phone ko. So I'll be reading them all and I'll be answering it. So let's get started. When did you start singing? Actually, nag-start ako kumanta when I was 3 years old. Sabi yun sa akin ng mama ko. And then, I started to join singing contest when I was 7. And professionally, my first TV singing competition was last 2005. I was 8 years old back then. I was Little Big Star, hosted by Sarah G. Dun po ako nanalo together with Sam Concepcion sa Big Division, kabatch ko din si Cherise and Makisig Morales and other artists. Ano pong tawag sa singing style ninyo ngayon? I think personal ko tong opinion na, so I do sing pop, R&B and soul. So hindi ko ma-distinguish kung ano yung specific genre na ginagawa ko ngayon, pero gustong-gusto ko and super love ko kung ano yung sound ko. So I think yun yung magandang description for that. Who is your biggest influence? My biggest influence when it comes to singing, of course, is Sam Smith, because yeah, sobrang love ko siya. Simula na narinig ko yung kanta niya nung una, medyo parang hindi ko siya nagustuhan at first, pero nagkaroon siya ng big effect sa akin after couple of days, na parang kinakanta ko siya at back of my mind na parang, wow, this guy is interesting. Gusto ko yung boses niya, gusto ko yung style niya. So after that, lagi ko na siyang pinapakinggan hanggang sa siya na yung maging idol ko at maging biggest influence ko as of now. Nag-voice lessons pa rin po ba kayo hanggang ngayon? Yes! So, wow, that's energy. yes, nag-voice lessons pa rin po ako. Well, I did a lot of singing lessons before, pero right now, I'm under Coach Jojo Acosta of The Singer Studio. So pwede niyo po silang i-search sa Facebook and pwede niyo lang i-try. Coach Jojo is very, very helpful when it comes to singing, when it comes to do vocal exercises, lahat, falsetto, head tone, kung lahat po ng gusto niyo matutunan, just go to Coach Jojo. Have you ever considered joining a band, or have you always wanted to be solo? Well, kapag sinabi kasing band, I don't know. Siguro, I don't see myself being in a band. Pero I can perform with them. Alam mo yun? Pero gusto ko talaga maging solo. So I think that is more clear now. OPM bands, you stan? I love Parokya ni Edgar, Eraserheads. Tapos meron akong recent lang na pinapakinggan, Ben and Ben. I love you guys. Ang ganda po ng teeth nyo. Sino po ang dentist ninyo? Wow, thank you naman for that. Kinilig naman ako. Well, thank you. Well, it's kind of long process then for me kasi I had to do braces for 2 years. Tapos, sobrang isa sa mga, what do you call this one? Isa sa mga biggest insecurity ko yung ngipin ko before. Pero ngayon, achieve ko na siya. So, I would like to thank my dentists. Yun! Kung gusto nyo ng magaling na dentist, just go to Galaxy Dental Center. May pala kapapay na Galaxy Dental Center. They're located in Makati. If you're in the Philippines, pumunta lang kayo sa Galaxy Dental Center. You can also search them on Facebook. Look for Drs. Mark and Bernadette Kobayashi. So yan. How did you start losing weight? Madami na akong attempts na ginawa. Couple of years ago, pumayat ako, tumaba ako. Pumayat ako ulit, tumaba ako ulit. Hanggang sa tumaba. But, yung pinakamatinong weight loss ko, na nangyari was last February after my 21st birthday, I decided to lose weight, or I decided to do exercises na regularly for like 3 months na parang in everyday ko siya. I did boxing nasa Pinas ako, pero ngayon nasa London ako. Nag-gym pa din ako, pero hindi na ganun ka-intense, hindi katulad before. Tapos of course, kailangan ng diet, protein, less carbs. I have a personal coach. Her name is Ramona Julia Sugkang. You can search her on Facebook para mag-guide na kayo sa
mga meal plans ninyo and stuff. Tapos sa mga exercises naman, mayroon akong boxing coach. Pumupunta ka sa Fitness Central Gym sa Santa Mesa sa Pilipinas. So, doon ako nagbo-boxing. Ano pong ginagawa niyo sa London? Are you there for good? So, ito na talaga yun. Kasi sinasabi ko na nandito lang ako for vacation. Pero ang reason talaga why I'm here is I am joining this TV show here in UK na hindi ko siya pa siya pwede i-mention. Pero hopefully, they will air it soon. Sometime in September. So, ayun. Kayo na bahala. Comment down below kung may hula kayo about it. Pero ayun, nandito ako sa UK for that. And nag-audition din ako for some West End shows. And wala pang result, pero let's pray also for that. Nagsulat ka na po ba ng sarili mong song? Yes, I actually tried writing songs. Yung iba hindi ko natapos, yung iba natapos ko. Pero alam mo yun, wala pa akong lakas ng loob to release them or iparinig like sa lahat ng mga tao. Siguro mga friends ko naririnig nila, pero siguro may time na narating for that. Let's see. Any plans of releasing an original song or single soon? Ayun, speaking of, pagbalik ko po ng Pilipinas, I'll be doing a lot of recordings and looking forward to work with some people that I really look up to. So, kapag uwi ka po ng Pinas, mag-record po ako ng songs. And sana po, supportahan niyo po. Ano po ang ginagamit niyo na recording app sa mga covers ninyo? Ayun, so actually, may mga gamit akong matitino sa Pinas, which is I have a microphone, I have a, what do you call that one? Interface sa Pinas. Pero, nung nandito na ako sa London, dahil wala akong gamit, earphones lang talaga yung ginagamit ko for the microphone, and then I connect it to my laptop. Tapos, sa GarageBand ako nag-record. So, you have to record the camera and the audio at the same time. So, kinoconnect, hindi ko naman sila kinoconnect, pero nire-record ko muna yung video, and then, after that, ire-record ko yung audio. Tapos, dun ko na lang din nilalagyan ng konting effects like reverb or konting echo. So, pero sobrang minimal lang kasi gusto ko natural yung tunog. And syempre, one take recording lang siya kasi live siya. So, after that, kinukuha ko yung video file, ine-edit ko sa isang movie editor, kahit ano naman, it will work. Tapos ilalagay ko dun yung final audio na na-record ko from GarageBand or any audio recording software. Tapos pagsisync ko na lang sila pareho. So that's how it works. May mga goals and dreams pa rin po ba kayo na gusto maabot as of the moment? Oo naman. Kasi bata pa lang ako. Mataas talaga yung pangarap ko. Mataas when it comes to like reaching my dreams na talagang bata pa lang kasi ako, ginusto ko na talaga maging singer at makita yung sarili ko na nagpre-perform sa TV, nagte-travel around the world, kumakanta sa iba't ibang events, shows. So, siguro, pero like a typical normal kid din before, gusto ko din like maging doctor or teacher. Diba sa mga ganun. Pero ginusto ko talaga na maging singer, which is natupad ko naman. And kung nasan man ako ngayon, talagang grateful ako, and it doesn't stop there. Kasi like right now, siguro my goals ko and dreams ko right now is siguro like to release my own song or to release my songs or a full-length album, tapos all originals, tapos alam mo yun, parang I don't wanna stop doing covers, pero alam mo yun, makapag-release ka ng sarili mong kanta and magkaroon siya ng magandang effect sa audience mo. And marinig ko siguro, masarap siguro sa pakiramdam yung marinig ko na iba na yung mga, ibang tao na yung kumakanta ng mga sarili kong kanta. Alam mo yun, parang ibang tao na yung nagko-cover ng kanta ko. And syempre, gusto kong, I wanna make it to the charts. I wanna do like, regional tour or maybe world tour. Just to promote my own music. And ayun. Pero actually may isa pa pala akong dream. Gusto kong kumanta ng official soundtrack ng isang movie or ng teleserye. So ayun. What makes you unique?
Wow, parang medyo mahirap naman yata itong tanong to. Siguro, unique. Very strong yung unique, ano? Siguro, growing up, listening to different artists, having different influences as well, nahanap ko siguro yung uniqueness ko when it comes to my sound or how I sing right now is because of them. Pero, syempre, siguro meron namang somehow may uniqueness naman na ngayon kung ano yung sound ko compared before. Kasi before, di ba, nung bata pa lang ako, kumakanta ako ng matataas na kanta, and then puberty stage, dumaan ako doon, bumaba yung boses ko, and then ni-recover ko siya for some time. Siguro, what makes me unique is, siguro, yung perseverance ko na lang, and yung eagerness ko, and yung attitude ko na hindi sumuko despite of all the things na napagdaanan ko in life sa singing ko, and yung uniqueness na sound na nakuha ko or yung sound na nilalabas ko ngayon na which is nagugustuhan ninyo, and sobra akong grateful din and touched sa mga comments ninyo about it. So I think that's what makes me unique. Oh, ito naman, medyo nasa kalokohang part na tayo. Kapag po ba dumapo ang ipis sa sabon, lilinis po ba ang ipis o dudumi ang sabon? Well, sa isang normal life ng ipis, hindi naman siya palaging dumadapo sa sabon. At alam ko talaga, close pa ako sa ipis. Lilinis po ba ipis o dudumi ang sabon? I think, lilinis yung ipis. Pero dudumi din yung sabon. So, fair enough. Ganyan talaga. Nating questionin mo. Oh, yung mahal ka o yung mahal mo? Siguro yung mahal ko. Wow. Kasi well, pag nagmamahal naman kasi ako, hindi lang naman sa relasyon, when it comes to friends, family, talaga namang binibigyan ko ng attention, time, concern ako sa kanila palagi. So I think it doesn't matter kung mahal ka or mahal mo, as long as nagmamahalan kayo. Pero syempre, mas maganda yung you're showing love to them, kasi that's what's really important. Love. Ilang beses ka masasaktan para hindi ka na masaktan sa pag-ibig? Bakit ang lalim naman ito? Well, yung word kasi na sakit, hindi kasi yung mawawala sa buhay ng tao. So, hindi natin alam kung ilang beses tayo dapat masaktan para hindi na tayo masaktan pa sa mga susunod or sa iba. So, I think we just have to be ready anytime. Pero, wag natin pangunahan yung sakit. Hayaan natin silang pumunta sa atin. Kasi hindi naman bibigay sa atin yung sakit na yan kung kasi alam ni God na kaya natin yung pagdaanan or kaya natin yung malagpasan. So, there's nothing specific answer for that one. Ano po ang ma-advise nyo sa mga bashers na walang magawa kung hindi mang-bash lang? Siguro, sa mga bashers, well, I have bashers, everyone naman siguro, not just in this world, but kahit normal life, may mga bashers tayo, diba? Siguro, advice ko is, try to love that person or to love them, yung mga binabash ninyo, try to appreciate like some things na hindi nyo na-appreciate. I don't know. Kasi, I don't know, iba yung thinking din nila eh, kung gusto lang nila mang bash. Well, madami silang time for that. Pero, alam mo yun, at the end of the day, parang, gugustuhin ba nating matulog na may mga tao tayong binabash palagi or may mga tao tayong nasasaktan? Diba mas masarap matulog or mas masarap mahimbing kapag may maganda kang nagawa for that day, and for the next day, we'll compliment more people. Alam mo yun? So, siguro, let us just stop the hate. Huwag na alisin natin yung mga hate sa puso natin. Let's start appreciating things from the people. Appreciating things na nakikita natin, nagagawa natin.
from small to big things. So, ayun. Ano pong advice niyo sa mga aspiring singers out there? Well, it's never too late sa mga aspiring singers, especially kasi naniniwala naman ako na kapag binigay sa iyo ni God yung right timing for that one, mahirap man siguro, I mean, madami man siguro ng struggles sa simula, or puro struggles man tayo, or sa simula na-hit na natin yung gusto natin, tapos bigla tayong bumagsak, or nababagalan tayo sa process and all. Well, that's all normal. So, siguro, magdasal lang tayo palagi, and pagbutihin natin, practice every day, learn from the people around you, appreciate them the way they appreciate you. Alam mo yun? So, yun din yung magpapabuti sa atin, yung magpapa-motivate sa atin na magpatuloy at to continue doing things that we really want to do. Tapos, eventually, siguro yung mundo din or yung universe din magiging agree din sa mga plans and mga dreams mo in life. So, just have to be patient all the time. Just have to be grateful kung ano meron tayo ngayon. Practice, kung na-inspire ka na ibang tao, try to give out that inspiration na nakuha mo from them, and then just continue doing what you do. So thank you guys for sending all those questions. Kung nagustuhan niyon, just give this video a thumbs up. Kung gusto niyo pang may mga gawin ako sa mga next videos ko rather than singing, or may mga requests kayo, that's fine. Just comment down below everything. I just wanna thank you all for supporting me. And I can't wait to go back to the Philippines and share more music or make more music for you guys. So, maraming salamat po. God bless us all and have a great day. Bye-bye.